Yo, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ito yung marakayan natin ngayon nung nakita ko na isang netizens, isang mabuting mamamayan na pinaglaban si Pangulong Duterte mga kapatid. Na-inspire ako sa mga sinabi niya mga kapatid. At ito yung mga reaction ko mga kapatid. Tignan natin kung anong reaction mo sa mga sinabi niya mga kapatid. Patansikin si Duterte. Pakinggan po natin lahat mga kapatid. Pare Koy, at yung pamagat na inilagay ko, actually iniisip ko pa rin ngayon kung ayun talaga yung magiging pamagat nito. Pero ang pamagat dapat nito is patansikin si Duterte. At kung tatanong mo sa akin, di mo naman maitanong, pero sasagutin ko na tol kung bakit ito pamagat. Kasi sa Facebook tol, napakadami kong nakikita na palaging sinasabi na patalsikin itong si Pangulong Duterte. Ngayon, kung ikaw hindi ka isa sa mga nagnanais o sa mga nagsasabi nun, tol, well, that's good for you. Pero kung ikaw naman yung tao na nakahanay dito sa mga tao na nagsasabing patalsikin itong si Duterte, bumaba sa pwesto, masasabi ko sa'yo, hindi ko alam kung mapapaglinaw natin yung isip mo, no? Pero sisimulan natin talaga to, tol. Simulan natin sa... Bakit ba gusto nyong patalsikin si Duterte? Bakit gusto nyong bumaba sa pwesto si Duterte? Netong sitwasyon natin na to, na mayroong pandemic o epidemic, hindi ko alam, pero may virus tol. Bakit nyo gustong bumaba si Duterte? Anong mangyayari kapag bumaba si Duterte? Mawawala ba yung virus pag bumaba yan? Pag ba pinatalsik nyo yan, anong mangyayari? May magbabago ba? Well, para... Tama. Pag bumaba ba si Pangulong Duterte, mayroon ba mga pagbabago? Oh, tama. Mayroon mga pagbabago. Ha? Maraming mga pagbabago pag hindi na si Pangulong Duterte yung presidente natin sa Pilipinas. Marami. Ito, pakinggan mo po ang mga kaganapan po kung bababa po si Pangulong Duterte. Pagpatuloy po natin. Sa akin may magbabago pagkayan pinatalsik. Kapag si Duterte bumaba sa pwesto yan mga tol, malaki ang pagbabagong mangyayari sa Pilipinas. Unang-una na dyan tol, yung hindi na mapipigil ang pagkakalat nitong virus. Pag si Duterte bumaba sa pwesto, hindi na siya pangulo, siguradong lalaganap ang virus tol. Siguradong wala nang tao na may kakayanan upang pasunidin yung mga may utak. Napapasunod lang naman ni Pangulong Duterte ngayon yung mga may utak na tao. Yung mga sumusuway, ayan yung mga bobo. Ayan yung mga bobo sa lipunan. Tandaan yan, ayan yung mga bobong mamamayan dito sa Pilipinas. Yung hindi sumusunod. Puro reklamo ang binibigay. Puro reklamo ang inaambag. Pero wala naman na itutulong. Ayan yung mga bobo. Yun ang malaking pagbabago para sa akin kapag itong si Pangulong Duterte ay bumaba sa pwesto sa sitwasyon na to. Dalawa mga tol, kayo yung mga tao, ha? Siyempre, alam niyo na kung sino yung kayo. Kayo yung mga tao na gustong bumaba si Duterte. Bakit? Kasi sinasabi niyo wala na kayong makain, naghihirap na kayo. Bakit? Nung hindi ba si Duterte ang Pangulo, mayayaman ba talaga kayo? Putang ina niyo, yung kahirapan niyo at kabuhayan niyo, mga tol, sinisisi niyo lahat dito kay Pangulong Duterte. Hindi niyo kayang buksan ang mga isipan niyo kung para saan nga ba at kung bakit nga ba ginagawa ni Pangulong Duterte lahat ng to. Ang tatanga niyo, promise, sobrang tatanga niyo. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tatanga niyo. Ha? Yung mga nagsasabi dyan na wala namang ginagawa itong si Duterte, wala namang kwenta, wala namang ambag, walang naitutulong. Tangay na, nag-iisip ba kayo mga tol? Kung si Duterte, kung si Pangulong Duterte walang ginagawa yan, malamang tayo talaga ang maging number one sa buong mundo na pinakamaraming nadakuan ng virus. Pero hindi nyo ba pansin mga tol pag lumalabas dyan sa mga status kung ano nalagay ng mundo dito sa coronavirus na to? Pilipinas, wala pa naman tayo sa 100,000, pero sa ibang bansa, tangina, puro 100,000 na sila, tol. 100,000 na sila. Tama. Samantalang tayo, kahit yung mga pasaway na mga bobong tao dyan, ha, hindi sumusunod, at least napipigilan pa rin ang paglaganap nito, tol. Yung mga bobong nila lang dyan, dito sa Pilipinas, tol. Ha? Na nagpapababa, napilit pinapababa itong si Pangulong Duterte sa pwesto niya.
dalawa lang naman ang kayang gawin ng mga tao na yan, tol. Ang una dito, isa magreklamo, ang ikalawa ay sumuway. Ha, yun lang naman ang kayang gawin ng mga yan eh. Magreklamo at sumuway. Feeling talaga nila, mga tol, yung pinaglalaban nila talagang panlaban sa buong mundo eh. Feeling nila yung pinaglalaban nila talagang karapat dapat ipaglaban eh, di ba? Hindi nila alam, sobrang tatanganan nila. Hindi lang tanga, napaka-bobo pa talaga eh, di ba? Tangina, kung may utak kayo, tol, may isip nyo to. May isip nyo to. Si Duterte, kung walang pakialam sa atin yan, sasama yan sa pamilya niya, mananahimik yan dun sa bahay nila. Ang mahalaga doon, ligtas siya, tapos wala na siyang pakialam sa atin. Ilang beses pa ba natin dapat marinig yan para maitatak natin sa isipan natin? Pero hindi, di ba? Mas inuuna niya pa rin yung mamamayan ng Pilipinas kesa sa pamilya niya. Bakit? Sabihin natin, sige, safety sila. Bakit sila safety? Kasi sumusunod sila sa inutos ni Duterte. Ang tatangan niyo talaga, mga tol. Ang tatangan niyo. Sasabihin niyo sa akin na syempre, kaya inuuna ni Duterte itong mamamayan ng Pilipinas kasi yung pamilya niya safe na. Ayun ang nga yung sagot eh. Bakit sila safe? Kasi sumusunod sila sa utos, tol. Sumusunod sila. Tama. Samantalang ikaw, ang ginagawa mo, reklamo ka ng reklamo, putang ina mo, wala ka namang maitutulong. Para hindi na ito humaba, tol, eto na yung pinaka last part. Shortcutin na natin sa last part. Ha? Yung mga nagsasabi dyan na bumaba na si Duterte, magbitaw na sa pwesto, ha? Tangina nyo, kung feeling nyo, ang tatalino nyo, kaya nyo ba yung ginagawa nitong si Pangulong Duterte? Kaya nyo ba lahat ng sakripisyong ibinibigay niya para lang manatiling ligtas tayo sa coronavirus na to? Kaya nyo ba lahat ng ginagawa niya? Ha? Ayan, kaya nyo lang naman ngang gawin, di ba? Magreklamo at sumuway. Yun lang naman, di ba? Putang ina nyo. Hindi lang kayo nagugutom. Ha? Kung merong 100% ng tao sa Pilipinas, 80% ron nagugutom. Hindi lang ikaw. Huwag kang tanga. Ha? Huwag kang tanga. Kung ano man yung dinadahilan mo, putang ina mo, wala akong pakialam. Pero napakatanga mo talaga. Ikaw yun, oh. Ikaw. Ikaw yun. Huwag mo nang tanong katabi mo kung sino yun. Basta ikaw na yun, tol. O dalawa kayo nung katabi mo. Ang tatanga nyo. Last, mga tol. Hindi nyo dapat isinisisi lahat kay Duterte. Yung mga ayuda, yung mga relief goods. Tanginan nyo, pag di kayo nabibigyan, puro si Duterte inaano nyo. Ang tatanga nyo talaga, di ba? Magalit kayo doon sa naglilista. Kasi inuuna talaga nila yung mga pamilya nila. Kahit nga nasa abroad yung pamilya nila, nakalista pa rin ngayon. Ay, doon kayo magalit, hindi kay Duterte. Dahil si Duterte, wala nang alam dyan, tol. Ha? Mas malaki ang hinahawakan na pinuproblema nitong ating Pangulo. Ngayon, kung nagagalit kayo, di kayo nabibigyan ng relief goods. Doon kayo magalit sa mga naglilista kung sino ba dapat yung mga binibigyan. Ang tatanga nyo eh. Putang ina, ilang beses pa ba yung dapat isipin para magkaisip kayo? Putang ina, leche. Nyeta to. Yung mga nagsasabing bumaba si Duterte sa pwesto, mga tol. Alam nyo kung ano ang mangyayari kung sakaling magkakatotoo yung sinasabi nyo sa sitwasyon na to o sa panahon na to. Kapag bumaba si Duterte, sino nga hawak sa Pilipinas? Kilala nyo na. Siya yung taong hinahawakan ng taong humawak sa 44 nilalang na hindi man lamang nagawa ng magandang plano upang makauwi lahat ng ligtas. Ha? Nag-gets nyo yun, tol? Nag-gets nyo yun? Kapag si Duterte bumaba ngayon sa panahon na to, sa sitwasyon na to, ang hawak sa atin ay yung taong sinasabi kong humawak ng 44 tao. Dahil siya lang naman ang may hawak sa gusto nyong maupo. Putang ina nyo. Sarap magmura pag tanga yung minumura eh, di ba? Ngayon, kung anti-Duterte ka, syempre, galit na galit ka ngayon sa akin. Pero uulitin ko, mga tol, gaya ng mga dating sinasabi ko sa mga video ko dati, ha? Yung mga solidong pare ko dyan, alam nyo, tol, kung paano nagbago, kung paano umikot ang takbo ng aking pananaw, tol. Dati, hindi ako maka-Duterte talaga. Hindi naman talaga ako maka-Duterte, hindi ako maka-Pinoy. Wala akong hinahanga ang presidente. Ha? Tandaan nyo yan, mula nung namulat ang aking isipan dito sa politika o sa tao na humahawak sa Pilipinas, wala akong pakialam sa mga yan. Dahil sa totoo lang, talagang ano ba pakialam ko, di ba? Pero ngayon, tol, nakikita ko ang paghihirap ng ating Pangulo. Naniniwala na ako na si President Duterte ang the best president, tol. Very good. Diyan siyempre kay Mr. Ferdinand Marcos, di ba? Kasi di ko naman na siya inabutan, tol, eh. Kaya nga sabi ko, mula nung nagbukas ang isip ko, ha?
si Duterte ang the best president ng Pilipinas para sa akin. Dating hindi ako maka-Duterte, pero nakita ko kung paano niya sinasakripisyo yung sarili niyang kalusugan, tol. Kung bukas lang talaga ang isipan ng lahat ng tao, tol, maiintindihan at makakaiwas tayo ng mas mabilis pa sa inaasahan natin dito sa lockdown, dito sa virus. Pero lagi niyong tandaan, tol, kapag tayo sumunod, ha, yung hirap natin sa lockdown, isang ano na lang yan, isang kabigan na lang yan. Pero hanggat sumusuway tayo, tol, dagdag yan ng dagdag. Pahaba ng pahaba ang panahon ng paghihirap natin. Tama. Subukan nating makiisa, kahit mga isang buwan lang, tol. Subukan nating makiisa. Magtiis tayo ng gutom kung walang kakainin. Mga isang buwan lang. Balik sa normal ang lahat ng to, tignan nyo. Kasi hanggat di kayo sumusunod, walang mangyayari, tol, eh. Extend ang mangyayari dito. Real talk yan. Totoo naman yan, eh. Masakit pang isipin, pero ganun talaga alalabasan yan, tol. Kaya kung hanggang ngayon, tol, dito sa last part ng video, kung ngayon gusto mo pa rin pababain si Duterte, ang masasabi ko na lang sa yung putang ina mo ka. Ikaw ang umupo sa Malacanang, tapos isigaw mo yung pinaglalaban mo. Ha? Isigaw mo sa mga kapwa bobo mo yung pinaglalaban nyo. Kayo-kayo na lang masunod, putang ina nyo. Total, mga bobo naman talaga kayo, eh. Ganun na lang, tol. Kita niyo, mga kapatid, ha? Yun yung salut sa iyo, tol. Ikaw yung isang matalinong mamayang Pilipino, ha? Sabi ko sa iyo, isang salut sa iyo, ha? Mula sa mga kasamahan ko dito, 10 kasamahan ko dito, saludo kami sa iyo. Ikaw yung naglukas ng mga kaisipan ng ating mga mamayang Pilipino. Yung mga anti-Duterte lang po yung merong sama ng loob sa iyo. Masakit nila tanggapin yung mga sinasabi mo. Mahirap yung tanggapin. Yun yung mga katotohanan, yung mga sinasabi mo. Yung mga real talk, eh. Kapag bumaba si Duterte, yun yung mga mangyayari. Tas yung mga nagre-reklamo, gustong pababain si Duterte, bakit di na lang tayo magkaisa, na? Yung mga sinasabi ni Otto dyan, tama yun. Sana naman pakinggan yung pangulo natin. Kahit ilang presidente yung maglilingkod sa Pilipinas, kung ganyan yung mga ugali niyo, hindi iangat ng Pilipinas. Dapat magkaisa tayo, eh. Kung sino yung pangulo, suportahan natin. Tol, isang malaking salut sa iyo, tol. Mabuhay kayo, mga kapatid, at sa susunod, kita-kita tayo ulit. Huwag kalimutan mag-subscribe po para sa ating susunod na episode. Bye-bye.